So maganda morning naman sa atin mga katoto. Kung mapapansin nyo bakit hubad baro tayong pangitaas kasi nga medyo tagaktakang pawis natin kasi nandito tayo sa pagpuprun nitong puno ng mangga. Nandito tayo sa taas ng puno ng mangga mga katoto. So itong gamit nga natin dito, itong ating chainsaw. Ito yung chainsaw natin. So yun, si Paring Vic nga sa gawing ilalim siya nakadistino. Ayan ang mga napuputol natin. Pinakita kong sangang malalaki. So ito yung kasalukoy nating nilalagari pa. Ito yung nagpapabigat dito sa ating puno. So ayun na yung mga naputol na natin sa ilalim. Ayan, si Paring Vic ang nakadistino sa gawing ilalim. Paring Vic. Yun. Sanga doon. So pagbagsak niya, si Paring Vic yung nagtatanggal ng mga daon-daon. Malalaki nga itong part ng sanga na ito mga katoto, kaya nga pagkaginamitan mo ng gulok to, after mo magputol dito, di ka na makakapagtrabaho ka na bukasan, kaya ano na lang ano natin, ginagamit natin ay yung gulok. Ito medyo ligo tayo ng pawis. Kanina nakamahaba pa tayong sambra, ito yung sambra natin. Inaniwala natin na hinubad at napapalaban tayo mga katoto. So far, ito pa yung ating puputulin kung gano'ng kalaki. Pero okay na to. Sa gawin taas na lang yung dulo-dulo dun para hindi masyado mabigat. Kasi medyo humapay na to mga katoto. So kung di tatanggalin nito, matutuloyan ito matutumba. So, either makapirwisyo ka ng kapitbahay kasi nakagawi dun sa bahay ng kapitbahay. Dun siya nakahilig mga katoto. Kung dito lang sa loob ng bakod natin, okay lang. Ayun sa Paring Vic, kasalukuyang nagbibitsay na gagamitin natin para isil yung sa may bubong natin. Hey! Okay ka lang dyan! Ayun sa baba si Paring Vic, siya yung nakadistirid sa pagbibitsay ng gagamitin natin buhangin bukas para dun sa pagsisil ng plastering ng bubong natin para maikabit na natin yung yero. So nagpasaklulo na nga tayo sa ating import, malakas tong ating import eh. Si Annalisa Texo naman na yun, kasalukuyang pumipitas ng bulaklak. So, dalawa na yung import natin para makarami tayo ng matatrabaho. So, ito, kailangan matanggal ko itong kinatutuntungan ko na to. Ito, mabigat itong sanga na to, at saka itong kabila na to. Malilit lang ito mga katoto, sinalakal lang ng katawan ko. Gamit lang na natin yung isang lagari, saka isang gulo kayo ito. Si Kenjo. So, stay tuned muna mga katoto. Okay, last one na tayo mga katoto. Sana lang ito, malaki sanga na ito. Paksak na yung isa. Ito. Paksak na itong isa. Gamit natin ang ating chainsaw. Ay, si Paring Vic. Okay, ano? Okay lang, pre? Ayos. Matalim yung gulok na yun, pre. Lalo na yung hawakan. pare. Matalim tuloy na ito. Pag nagkabali ka ng hawak, lumilipad yung talim. O, kananay, kung gusto mo na panggatong sa iyo ang pugon, ito. Si Annalisa Texo. Annalisa Texo, kaway. Suplada, patalikot yung kumaway. So, bago siguro mag lunch break, mapuputol na natin to. Sinlakala naman to ng katawan ko. medyo baga na yung puno natin. Hindi na siya matidiretso ang matutumba. Alam ito kasi yung ugat niya dito. Ito dito nung last na bagyo. Ayan. Umangat na siya. Siya makaka-recover na to. Ayan, bagsak na mga katoto. Baksak na siya. So, clear na itong isang ano natin. Puno natin. Sa Paring Vic na agad din yung ano. Napre, matalim pa ba yung likod ng ano? Mas matalim yung gulok na yan, lalo yung hawakan. Ang talim ng pustiso ko pare. Mas matalim yung pustiso ko. Si Paring Vic na may wano. So by tomorrow, pwede na tayo mag-ayos dito sa ating sa bahay. Pa-plastering tayo bukas tomorrow. So ginagayak muna ni Paring Vic itong pagbibitsay ng buhangin yan. So pagbibitsay na siya ng gagamitin bukas, tas to tapusin niya mamaya. So yung sa may kabila natin, ito na yung pinabaksak natin. So need pa natin tanggalin itong ano. Ito, excess na ito.
Tatanggalin pa mga excess na ito. Yan. Yan, malamakad pa talaga sa katawan ko ito. Yan, excess. Gamit lang yung ating mga lalari. Eh, may excess na yan. Hindi pa yung maputol. Para sa gagawin natin lagoon dito sa may harap ng bahay. Yan. Landscape tayo dito ng lagoon. Medyo nasasabak nga tayo dito sa mga Kasi rainy season na naman. Alam mo naman, rainy season, mga katoto, may halong ano yan. Mga bagyo, malalakas na hangin yan. Yan ang ina-avoid natin. Natutala, magkakabit na tayo ng bubong. Baka madaganan yung bahay natin. Kagagawa pa lang, sira na. So, halid na talaga natin ano yan. So, yung nasa likuran natin, ito ang ating mga kamiyahan. So, baba muna tayo sa pipuno. Yan. Tapos na namin ito parin bisyan. So, medyo nagdidilaw-dilaw pa sila kasi kulang pa sa tubig ng ulan. Yan, mga 2 weeks lang ito, mga katoto. Puro puti na yung makikita nyo sa taas niyan. Bulaklak na. So, may order pa tayo ng hollow block. Kukulangin itong tira natin na ito. So, order pa tayo ng another hollow block para dun sa plastering sa taas nitong bubong. So, after ma-plastering yung gilid niyan likod, ilalagay na namin yung bubong nito. Yung order na. So, mamaya, kaya tayo dun para sukatin. So far nung nakaraan na nasukat ko na ito, 7 sa kabahayan, 7, tapos dun sa gawing banyo is 4 na piraso alangan. Tatlong kalahati lang siya. So walang ma-order na kalahati. Yan, dito part na ito. Tapos itong extension na ito, unfollow. Yan, kinilir na ni Parin Vic. So nandito dati yung mga gulay natin ng mga nasa paso. Ngayon ha, kinilir ni Parin Vic. Ayan o. Yan yan, stuck yung mga binitsay na buhangin. So by tomorrow, dito na tayo gagawa. Plastering tayo dito, tsaka sa may taas na yun. Yun. Sisilin natin yung pwedeng pagdaanan ng tubig pag umulan. Si Annalisa Telson ay malapit na rin matapos. Ilan linya pa yan, Annalisa? Okay, 3 linya na lang, nasa gitna na siya. So after niya dito, magdi-deliver muna tayong bulaklak, tapos babalik tayo dito para madala yung andamyo ay yung hagdan pala. So yung ladder na inuwi natin, gagamitin sana yung para sa installation ng bahay ni Tita Beatrice. Kaso na-delay yung materials niya, so gagamitin muna natin yung ladder para extension doon sa ating andamyo. So yan, pahipay nga lang ng konti and then deliver. So yung mga daon na ito, mga katoto, yan, tambak lang natin dyan hanggang sa matuyo. So yung ilalim nito, kasalukuyan na siyang kinakain ng mga earthworm o yung mga bulate, yung unang tambak natin dito ng mga damo. So ayan, meron tayong bagong load ng mga ito yung pinaglinisan natin sa kamya, mga katoto. Yan, Santo Nilada. So pag dating na rainy season, dapa lang ng dapa ito. Saglit lang sa mga bulate, mga katoto. Fertilizer na to. Kaya si Parin Big, naagad na niya yung mga ba talaga yung team tupad. Are, basta yung sweldo natin sa tupad. Pare, matagal na ito Binabandera niya pa yung tupad niya. Sayang sambo eh. Okay, naka-separate na. Yung kalan ni Annalisa Texan ay pang maliliit lang. Binibigyan natin itong malalaki. Ayang, hindi daw kakasya din sa kalan niya itong mga gandong kalalaki. So ito kay Lola P. So iba ito kay kananay. Yan, mga ganyang kalalaki kay kananay yan. Para sa kanyang pugon. So kananay, punta na kayo dito na Highlands Vlog. Ito, tatargetin niyo dito. Kahoy Express. Kahit saan kayo mapunta ni Ika Dreamer, kahoy talaga yung pinupuntirian niya. Huwag dala kayo ng sasakyan. So, pag sinawa yung si Heat with Pern naman, magluluto dito. Yung kailangan mga rekado dito ng Heat with Pern, nandito na. So, nung nakaraang Heat with Pern, yung nakaraang mga rekado ko, kompleto. Nung pag summer season, kompleto. May patatas, may carrots, may sibuyas, may bawang, may luya. So, ngayon ang natitira na lang, ito na lang. Pang tinola, pang isasawag na papaya at malunggay. So nasa may likod dun yung luya, maghuhukay ka ng luya dun para sa tinola mo. So nandito lang magkatabi yung papaya, pantinola, tsaka tsaka malunggay. Ayan.
So nandun sa may gawing likod, yun sa may puno ng santol. So kung gusto mong magsigang sa santol, meron na rin tayo ng pansigang sa santol. Kasi itong ano, lumipas na yung season itong kamyas eh. Yan, so kompleto tayo mga pang-asim dito, pati mga panrigado pag summer season. Meron sa mga dessert, meron tayo dyan, yung avocado natin pag nainog na yan. Santol, hindi pwedeng pansi dessert ang asim. Kailangan nyo ng saluyot. So kung gusto niya activity, nandito. Kasi kung anong gusto niya gawin, yung dalawa sigurado yung puntirya dyan ni kananay siya, ni kadreamer dyan yung ano, Pangawi Express. Ito, mga naka... Nakapulak na, nakaputol pa. Maghahakot na lang yung mga dalawa na yun. Ginhawa. Magkakarga na lang sila. So, abang ako kayo dito. Sama nyo. Sila ano? Sila ka-beauties. Kaya may mga time kayo dyan. Fit firm. Marami kayo mga magagawa activities dito. Mangulimbat na mga prutas. Panukit Express. Ang gusto mga hit fit firm. Gusto mo sinigang sa bayabas. Meron tayo dito mga hinog na bayabas. Santol, yan. Ikaw, kung anong gusto mo sa iyong cooking vlog. Stay tuned muna mga katoto. Tintay lang natin matapos si Annalisa Texon para sa pagde-deliver natin. Tapos babalik tayo para sa yung gagayak-gayak nga natin mga materyales. So, order tayo sa hardware ng Yero Long Span at saka yung ano. So, yung sukat ng ating long span is 17 feet. So, nasa around 4 meters, 4.5 meters kada isa. So, 5 meter kasi ang bilihan doon or by feet. So, ayun. Kailangan nyo eksakto-eksakto kasi pag sumobra, puputulin mo, babayaran mo rin yun. Kaya, paggawa mga katoko-toko, kailangan na accurate yung sukat mo para hindi ka mapapamali. So, yung excess na yun, by sukat, babayaran mo rin siya. So, hindi mo naman siya gagamitin, puputulin mo lang. So, yung accurate na sukat ang kailangan mo. So, stay tuned muna. So, hello ka mga katoto. Gayak-gayak na tayo para sa pagde-deliver natin ng ating sampagita. So, yung sampagita natin yan ay kay Utol Sami kahapon kay Tita Helen. So, hanggang dito na lang muna po tayo sa araw na to mga katoto. At shoutout nga pala dyan sa Big Four. Kala Ma'am NJ, kala Teacher Lisa dyan sa Big Four. So, hopefully pag yung may time sila, papasyaldal sila dito sa site. So, hanggang dito lang muna po tayo sa araw na to mga katoto. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsabaybay. Sa mga vlogger din po natin katulad dyan. Yung mga kung tawagin nila tayo, mga small time daw kami. So, mga small time vlogger dyan. Sama kayo dyan kala ano. Kala Tita Hylins, kala Hatred Burn, kala Ka-Beauties. Dito, banding-banding tayo dito. Awawa naman tayo, tinatawag tayo mga small time YouTuber. Pwede naman sabihin beginners, bakit small time pa? Bagay, maliliit daw tayo. Siguro mga 6 footer tayo to 7 footer. Mga big time YouTuber na tayo. Hindi na tayo mga small time YouTuber. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. At ingat-ingat po sa lahat at sana po meron kayong natututunan sa mga binabahagi natin dito na mga tips and ideas. So kung meron pa po kayong gustong itanong, about dito sa ating pagpa-farming ng kami at sampagita, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa inyong likod at sa abot po ng ating mga kayay, sasagutin po natin yung mga gusto nyo itanong yan. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Ingat-ingat po sa lahat.